Hello everyone, good afternoon and welcome back again to my channel. My name is Sunny and I am a plantito from Malungun, Sarangani Province, Mindanao. So this afternoon, I would like to give you an update about my Vanda Orchids, which is na nakalagay doon sa driftwood. So last week kasi nag-top cut ako and I harvested almost, I think, mga 50 plus cuttings, top cuts. And I'm so happy na meron ako manakita ang mga driftwood doon sa baba kasi meron kami mga tanim na mga madre de cacao or tawag yung kakawati na mga puno ng kahoy. And ang bilis ko nakapag-transfer. So ito yung mga pinagkunan. Ayan po. And ito naman yung mga bago kong mga tanim. So they're not so healthy yet kasi nagre-recover pa lang sila after the cuttings. But still, as you've noticed, oh ayan, medyo green naman yung kanilang dahon. Although na meron akong seminar last time, actually 4 days, so kabago lang nila na top cut. So I was worried na baka maninilaw yung kanilang mga dahon or baka magkaroon ng mga fungus or magkaroon ng mga tagnito ng mga dried leaves na mag-yellowish. So I'm so happy na wala naman nangyari, pero meron talaga nag-adjust, just like this one, my mukhara. Ayan, ito po, gold po yung kanyang dahon. Ayan po, gold yung kanya, yung bulak-bulak rather, hindi yung dahon. So meron ng kunting paninilaw, but kanina, yung nag-ikot-ikot ako, meron nakita mga new roots. So at least, nagko-cooperate sila. So yung iba, kasi konti na yung kahoy, yung iba doon ko na nilagay sa may kawayan. And the rest is nandito na sa may driftwood. And dito sa mga mother plants, I'm so happy kasi meron na silang mga spikes. Ayun. So binibigyan nila ako ng bulaklak. And this one, patapos na siyang mamulaklak. Ito yung kanyang bulaklak. Ayan. Ayan. Yan, oh, di ba? Ganda na kanyang bulaklak. So ito yung mga kinatings ko. I'm so happy na merong binigyan nila ako ng suhi na tigda dalawa. So at least makikita natin yung progress kasi ang bilis nilang nagbigay ng recover, I'm sorry. Oh, nagbigay ng tag nito ng mga newly cakey, so tawag niyan. O ano tawag niyan, yung mga basta suhi, 'yun sa Tagalog suhi. So ayan. And this one, so isa lang yung kanyang naibigay, pero at least meron, o diba, yung isa dito meron na siyang spike. So ayan, nandito. Ayan. So actually medyo malawak-lawak na din tong orchids ko. Ayan po sila. Ayan. Actually meron pa yung doon sa kabila. Ayan. Meron tayong pa-entrance-entrance dito. Ayan, merong orchids dyan and meron dito sa kabila. So, pinaparami ko pa sila guys because ngayon, hindi pa ako nagbebenta. Actually, meron pa ako mga vacant na mga driftwoods na hindi ko pa nalagyan. It's because wala pa ako mapagkunan ng pwede kong ilagay dito. Kasi before, since nag-lockdown, meron kaming orchids pero papaunti-unti pa lang, hindi pa ganun kadami. So, naghanap ako ng mga baybahay na pwede mabilhan, at least tagdadalawa, tatlo, pero as in, sobrang mahal. Pero, sige lang, padandahan, padami din natin ito. So, ayan. So, ito yun sila, mga bago yung tanim. Ang ginamit ko lang pala is yung tie box. Yung pinantali ko sa kanila dyan. Yung dito, mga maliliit pa. Pero at least, meron ako nakita kanina na yung kanilang maugat is naka-attach na doon sa ano, sa kahoy. It's like this one, ito oh. Ayan po. So ito po ay nyog. Puno ng nyog. Nilagyan ko lang ng bato pa hindi siya mabilis mabulok. And just like, saan pa? Saan tayo makita yung nakakabit na yung kanyang ugat. O, ayan. Ayan po. Have you seen this one? O, ayan po. So, actually, natanim ko lang to last week bago ako pumuntang Jensen kasi meron akong seminar
for the preparation for the limited face-to-face na ikakandak ni DepEd for the school year 2021-2022. So, nawori ako kasi baka ano nangyari sa kanila. So, dito sa aking madindrobium, so far, so good. Okay din naman sila. So, dito kunin yan sila, itinami sa kawayan. So, yan. Actually, na-vlog ko na to before. Yan. And then, sa baba, merong mga liryo. And then, merong mga, ano na, mga silosya. Silosya. So, ayan. So, I hope na maparami ko sila tsaka maalagaan ng husto kasi baka matuloy yung limited face-to-face. My God. Balik na naman tayo duty ng 7:30. So, minsan gumigising ako ng 4:30 or 5 kasi meron namang ilaw doon. So, may ilawan. So, hindi rin ako takot na mag-ikot-ikot dito early in the morning. And then, in the afternoon, after my duty, so, hindi na ako nagpupunta-punta kung saan-saan. Sila kaagad yung binibisita ko. And then, pag-uwi, I'm just trying to look kung ano pwedeng igawin ko. Mayroon bang papalitan yung kahoy? Mayroon bang itatap cut? Kailangan ko bang mag-spray? Pero most likely, nag-spray po ako na pesticide is every morning kasi dapat mainitan daw. Sabi nila, I'm not good and expert sa pag-spray. Pero sa kasanayan, yung nakasanayan namin na mag-spray is morning kasi dapat mainitan tsaka mag-dry yung pesticide doon sa ano. So pinagsama ko na dito yung mga banda na JVB and Mukara kasi gusto ko yung iba-iba yung mga kulay ng mga bulaklak nila sa isang driftwood. Pero hindi ko pa masyado magawa. It's because limited pa lang yung aking mga nakukollect na mga variety of Vanda Orchids. And one of my target is sana magkaroon mala ako ng strap leaf. Pero hindi ko pa afford kasi sobrang mahal and binabayaran ko pa tong lupa. So hindi ko pa kayang bumili kasi ang mahal ng strap leaf dito sa amin. Pinakamura ata, 700, pero suhi pa lang yun. So yung mga mother plants, yung tawag niyan, yung mga blooming size na mga strap leaf is almost 1,000. Dito sa amin, 1,000 plus. Ang narinig ko ata is 1,600. Ang pinakamahal, ang pinakamura is 1,200. So sobrang mahal as in. So tiis-tiis muna tayo dito sa ating JVB, Mukara, Velchus, ayun. Pero sige lang, sooner or later, ma-achieve din natin yung mga strap leaf na yun, humanda yun sila. Kaso wala pang mapaglagyan. So kasi medyo malilim, so kailangan pa natin mapalagay ng mga net, garden net, para doon natin sila i-display. Kasi nakahang, unlike this one, na sa mga driftwood lang sila nabubuhay and as you can see, they are so happy in their driftwood, in their area. Kasi dito guys, open area kasi ito eh. Ayan. So, gustong-gusto nila yung mainitan. So, pag sobrang init naman, early in the morning, nagdidilig ako. And yung tubig, kasi I have my sprayer, yung chargeable na spray. And then, sabi nila, yung mga nakikita ko doon sa YouTube na iba, sa mga YouTube channels ng iba ng mga vlogger, they're using MSG and I am using it too. So, siguro effective din naman kasi as you can see, medyo okay naman yung aking mga orchids. So, gusto ko kasi palitan. Meron sa kabila, pero dahil sa liit ng kunti pa lang yung aking mga orchids. So, kawawa din naman pag itapkat ko kapag namumulaklak pa. Maybe after nilang mamulaklak, saka ko itapkat. And then, i-transfer just like this one. Meron dito. Gusto kong lagyan din dito sa kabila. So, for the next time na mag-vlog ako ulit, I will give you an update kung kumusta na sila at saka kung stable na ba sila at saka kaya na ba nilang mag-ano. Kasi ngayon, I'm not sure if they can strive already sa sobrang init kasi ngayon hindi ko pa sila mapansin kasi hindi pa masyadong umiinit talaga yung as in yung halos buong linggo walang ulan. So this time kasi umuulan pa and then pakunti-kunti pa lang yung init. As you can see medyo basa pa yung lupa. So nag-a-adjust naman sila at saka ano, so I'm praying na before sana magdating yung tag-init at least stable na sila, at least
di ba, hindi na sila mahihirapan na makasurvive. So, thank you so much guys for watching and see you again for my next vlog.